Bangko Sentral ng Pilipinas nagbabala para sa mga bumibili at nagbebenta ng 20 pesos error coins at 5 peso na error coins sa mas mataas na halaga. Meron pala itong kaukulang parusa at yan ang ating pag-aaralan sa video nating ito. Lamang ang may alam. Magandang panahon po sa inyo mga kaibigan ko dito po sa ating channel More Than Treasures. Kumusta po kayong lahat? Nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan at laging ligtas sa anumang sakit at karamdaman. Sa video po natin ito ay atin pong pag-aaralan ang patungkol po sa batas ng Bangko Sentral ng Pilipinas patungkol po sa mga bumibili at nagbebenta ng error coins sa mataas na halaga. Kaya po napakahalaga sa isang vlogger at nag-iimpok ng bagaya na alam po natin ang ganitong batas sapagkat ito ay may kaukulang parusa. So, tignan nyo po yung sinabi at babala ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Nagbabala po ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa publiko na... Okay. So, ang sabi po dyan ay binibigyan po ng babala ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang publiko. Pag sinabing publiko, pangkalahatan po ito sa lahat ng naninirahan sa bansang Pilipinas, ang Bangko Sentral ay nagbibigay po o nagbigay ng paalala o babala. So tandaan po natin, kapag may babala, kailangan ito po ay ating sundin. Sapagkat kung hindi po natin ito susundin, may kaukulan po itong kaparusahan. Ano ba ang babala ng Bangko Sentral ng Pilipinas? Huwag bumili ng 5 piso at 20 pesos na coins na binibenta sa online ng mahigit sa halaga nito. So yan, ang sabi po ay huwag bumili ng 5 piso at 20 peso. Huwag bumili sa mas mataas na halaga. Ibig sabihin, bawal po pala na bumili ng kahit anong coins. Error man yan or hindi man yan, bawal bumili sa mas mataas na halaga. So kaya po doon sa katanungan ng isa kong taga-subaybay, magkano daw po ang bili ko doon sa 5 pisong error coins? Yan po ay binibili ko ng 450 hanggang 5 piso. Ano po? At doon sa mga nauna ko pang vlog, tama po ang mga presyo ko. Hindi po ako pwedeng kasuhan ng Bangko Sentral ng Pilipinas sapagkat ako po ay hindi lumalabag sa kanilang alituntunin o sa kanilang batas na bawal bumili ng mas mataas na halaga. So kung 5 piso ang pera, dapat pala bibilin mo lang yan 5 piso pababa. Kasi ang sabi ay bawal bumili sa mas mataas na halaga. So kung ang 5 piso ay bibilin mo sa 6 pesos, bawal po. Kung yung 20 pesos error coins naman ay ibebenta mo ng 21 pesos pataas, bawal po. Eh yung mga vlogger, hindi lamang ganun kalaki. May 25,000, may 200,000, ano po. So sobrang lalaki, kaya tama lamang na huwag ninyo ipakita ang inyong mga mukha. Dahil sisiguraduhin ko sa inyo, isang araw, pupuntahan ka po ng NBI dyan at ikaw ay huhulihin sa kasong paglabag sa kanilang batas na Bangko Sentral ng Pilipinas. Mamaya natin talakayin kung anong klaseng batas po yan. So tandaan po natin na kailangan ay alam mo ang iyong ginagawa upang hindi po tayo mapahamak. So kung bawal pong bumili ng mataas na halaga, vice versa lang po yan, bawal din po yan magbenta. Wala pong pinagkaiba yan sa bawal magnakaw, bawal din pong bumili ng nakaw. Ang tawag po doon ay anti-fencing law. So kaya po, sa mga vlogger ng error coins na ang presyo ay napakamamahal ang pagbili, huwag nyo nang ipakita ang inyong mga mukha. Pero mas maganda, burahin nyo na ang inyong mga vlog patungkol po sa inyong pagbili ng matataas na halaga dahil sisiguraduhin ko sa inyo, pag hindi nyo po ginawa yan, darating po ang isang araw, kahit anong tago mo na mukha mo, magagaling po ang NBI, magaling po ang alagad ng batas. Pupuntahan ka ng NBI dyan,
at ikaw ay huhulihin sa salang paglabag sa batas, yung anti-hoarding law kung tawagin. Mamaya po natin yan tatalakayin. Kaya po, sa mga vlogger, mas mainam na burahin nyo po ang inyong mga video patungkol po sa matataas na halaga. Kaya sa mga vlogger ng Error Coins na nagagalit sa akin, dapat po matuwa pa kayo dahil si More Than Treasures ay pinapaalalahanan kayo na tigilan nyo na po ang pagbablog ng mga mali. At sisiguraduhin ko sa inyo, kayo ay lumalabag po sa batas ng ating bansa patungkol po sa anti-coins hoarding law. Ano po? So kaya po, bakit baga o bakit ba ipinagbawal ng Bangko Sentral ng Pilipinas na ibenta o bumili sa mas mataas na halaga ang 5 piso na error coins at 20 pesos na error coins? So kahit anong coins, bakit po ipinagbawal ibenta sa mataas na halaga? Printing. Giit ng BSP, inatanggap pa ang mga nasabing coins bilang pambayad o pambili, kaya hindi dapat ito bilhin o ibenta sa mas mataas na halaga. Kaya po ibinabawal ng Bangko Sentral ng Pilipinas na ibenta sa mas mataas na halaga dahil yan pong coins na sinasabi nyo na error daw ay naibebenta pa o tinatanggap pa sa merkado. Kaya hindi po pwedeng pausuhin ng mga nagpapausong vlogger na yung coins na 20 pesos at saka 5 piso, 10 piso or anumang coins ay error. Tandaan po natin, walang error po dyan sapagkat yan ay tinatanggap pa sa merkado. Kung magpapauso kayo, sisiguraduhin nyo na totoo dahil mas lamang ang may alam at iba ang may nalalaman. Tandaan nyo po yan. Kaya po hindi yan pwedeng ibenta sa mas mataas na halaga. Bakit? Kaya po minsan ay kinukulang ng sirkulasyon ang mga coins sa market dahil po sa pag-hold o pag-iimpok ng mga coins na barya. Kaya po ibinabawal. Kaya minsan kapag bibili ka po ng 100 na piso ang pera mo, 500 o 1,000, nagkukulang po sa market ng panukli dahil ang karamihan, lalo na po nang umuso yung pagbablog ng mga error coins, talaga pong hinuhold po nila yung mga may error daw. Napakarami ko na pong 20 pesos lagpaskwelyo o bakit walang bumibili? Malapit-lapit ko nang ibenta at ibili ng budong. Nawala na nga po yung 6 na puraso, binili ng budong ng aking mga anak. Hinahanap ko, pero may natitira pa. Huwag kayong mag-alala. So kaya po ibinawal ng Bangko Sentral ng Pilipinas upang hindi po tayo magkulang ng panukli sa bawat palengke ang ating mga tindahan. Tandaan po natin na mahalaga po ang barya sa palengke sapagkat yan po ay ginagamit na panukli sa ating mga mamimili. Kung bawal bumili at magbenta ng coins sa mas mataas na halaga, so bawal din pong mag-impok. Kaya nga po binibili mo ang coins eh. At kaya din po hinuhold ng mga tao na may hawak na error coins ang mga barya dahil lang akala nila ito talaga ay nabibili sa mataas na halaga. Kaya na mga nakaraan, medyo kumukunti po ang paglaganap o pagsirkulasyon, pag-ikot ng mga 20 pesos at 5 pesos na may mga error coins daw, mint mark daw, ano po? Sapagkat ang akala ng mga may tindahan ay nabibili po talaga ang ganitong coin sa mataas na halaga. Di lalo na po sa mga groceries na nga andyan ang lahat ng 20 pesos. Biro mo yung hold nila yan dahil umaasang bibilhin sa mataas na halaga. Pag nagtanong ka naman sa mga vlogger na mataas bumili, ayaw naman sumagot. Bakit? Dahil walang katotohanan ang kanilang sinasabi. At ang pag-iimpok din po, kapag yan po inimpok mo, hinold mo, inipon mo, ano po? Ayaw mong ibili kasi nga iniingatan mo. Iyan po ay may kaukulang parusa sa sino mang mapapatunayan na ikaw ay nag-iimpok ng mga barya, anumang klaseng barya na may halaga pa sa merkado. Iyan po ay may kaukulang parusa, isang taong pagkakakulong at 100,000 bayad, penalty. Ano po? Kaya po sa mga nag-iipon ng mga coins na barya, kahit na sabihin mong yan ay error, basta yan po ay
tinatanggap pa sa merkado, wag na wag niyo pong i-hold yan sapagkat yan po ay may kaukulang parusa. Ayon po sa Senate Bill 2452 ni Senator Serge Osmeña at Senate Bill 3171 ni Senator Lito Lapid, or an act defining the crime of coin hoarding. Ano po? So ibig sabihin, may batas po na nagsasabi na ang pag-iimpok ng mga coins ay maituturing na krimen at meron nga pong kaparusahan, isang taong pagkakakulong at 100,000 halaga ng multa. Ngunit ang pag-iimpok po naman ng pera ayon po kay Senator Serge Osmeña, ito lamang po ay kung 1,000 piraso pataas. So kapag nag-iimpok ka po ng barya ng 1,000 pataas, diyan na po papasok ang iyong kaso na anti-coin hoarding. Ano po? Pero kung ang coins mo naman ay 900 piraso pababa, hindi na po yan pasok. Kagaya po ng mga alkansya na kunti lamang ang bilang, hindi na po yan pasok sa kanilang isinapasang batas nila Senator Osmeña at ni Lito Lapid. Pero mas maganda po ay huwag ka na pong mag-impok ng coins na yan sapagkat nagbabala na po ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Bawal bumili ng mas mataas na halaga sa mga coins na 20 pesos at saka 5 pesos, 10 pesos. Sa lahat ng coins, bawal bumili. Kaya yung mga pera ko, 20 pesos, 10 pesos, 5 pesos, sakto po ang aking presyo. Yung 9 pesos, yung 10 pesos, bumibili po ako 9 peso. Yung 20 pesos, bumibili po ako 19 pesos. At yung 5 pesos, bumibili po ako 4 pesos. Binibenta ko din po ng ganong halaga. So nawa po ay may natutunan kayo, lalo't higit sa mga vlogger ng coins, na mataas ang kuha sa mga video at sa mga nagbebenta. Nawa kayo ay natutunan, ay may natutunan kayo, at ito ay inyong tatandaan na lamang lagi ang may alam. So sa mga bagong dating, pakisubscribe niyo po ating channel, hit ang notification bell, lagay niyo po ay all upang lagi kayong update sa ating mga bagong videos. At kung may katanungan, comment po kayo sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo, paki-like and share sa ating mga kaibigan. See you on my next video. Shout out sa lahat ng mga Aerocoins vlogger at coin buyer. Shout out po sa inyo. See you on my next video. God bless po. Lamang ang may alam.